sa ulo ng mga nagbabagang balita. Kampanya laban sa karahasan sa kababaihan, pinaiiting. Presyo ng diesel at kerosene may rollback ngayong araw. Mga tips para makatipid ngayong Christmas season, alamin. Poinsettia, nagsisimula ng maging mabenta. Presyo ng poinsettia, alamin. 19 anyos na binata, patay matapos ma-hit and run. Pamilya, nananawagan sa may sala. At iba't ibang luto sa dulong pwedeng ihanda sa Noche Buena. Mula sa ABS-CBN News Center, Batangas, ito ang TV Patrol Southern Tagalog. Magandang hapon, Southern Tagalog. Ipinagdiriwang ngayon ang Gender and Development Week ang pasilip sa pagpapatrol ni Sesco Hoves. 20% ng mga Pilipina ang nakakaranas ng kaharasan at pagpapasakit. Lumalabas na isa sa bawat limang Pinay ay biktima ng violence against women. Base yan sa datos na inilabas ng DSWD noong 2012. Pinapaigting ngayon ng pamahalaan ang mga programa na pumoprotekta sa kapakanan ng mga kababaihan. Sa inilabas na Memorandum 111 Series of 2014 o Annual 18-Day Campaign to End Violence Against Women and Children ng DepEd, nakasaad na kailangan magsagawa ng mga kampanya ang bawat paaralan para mas mapalaganap ang kaalaman ng bawat isa sa bagay na ito. Kanina, sa pa-contest idinaan ng Batangas National High School ang kanilang advokasya para labanan ang kaharasan laban sa kababaihan. Eksena ng mga pang-abuso pero ang babae ang awa-awa. Sa pamamagitan ng pagtula, extemporaneous speech at talumpati, ipinahayag ng 20 guro na kalahok sa kontes ang kanilang kaalaman sa pagpapahalaga sa gender equality at pagpigil sa kaharasan sa mga kababaihan. Yung mga piece na ginamit nila, yung sa oration at saka sa poem recitation, ang gumawa nun ay mga bata namin. So nagbaliktad naman ngayon. Mahalaga ang papel ng mga guro para may sakatuparan ang pagpapalaganap ng advokasiyang ito. Talaga namang ang nasa forefront ng pagpapatupad ng gender and development sa paaralan talaga ay ang mga guro para maituro nila sa mga bata ang masamang epekto ng karahasan. So mas maigi talaga to raise awareness, mga guro naman ang ating ipanlaban at makita yung talento nila sa mga iba't ibang contest na may kinalaman sa violence against women. Ipinaliliwanag po namin sa kanila na ang bawat isang tao ay may sariling kakanyahan or identity. Kung kaya po marapat na alamin ito ng kanyang kapwa at marapat na galangin ng bawat isa, maging feminine, maging lalaki man na medyo feminine o maging babae na medyo masculine naman po. Kinakailangan igalang ang bawat isa. Umaasa ang grupo na mapapababa ang bilang ng mga naitatalang kaharasan laban sa kababaihan. At nakita ko po kung paano nilalapastangan. Sesco Hoves, ABS-CBN News. Ipinakita ng Monteville Trading Corporation ang mismong lugar kung saan sila nagsasagawa ng quarry operation. Narito ang ula. Sinamahan ng pamunuan ng Monteville Trading Corporation ng news team para ipakita ang mismong lugar kung saan nila isinasagawa ang quarry operation. Sa 10 hektaryang quarry site, nasa 5 hektaryang lawak pa lamang raw ang pinagsasagawa nila ng operasyon na nasa bahagi ng Barangay San Marcelino. We want to have it corrected. Kahit yung equipment na naroroon, hindi rin sa amin yun eh. Kanina po yun, sir? Tulad ng amin yan, yun ay sa isang municipal councilor, ay certain ancheta. Kasi adjoining yung aming
kanyang operation. Kinumpirma ito ni Municipal Councilor Ronald Ancheta na kanyang quarry site na lumabas sa TV Patrol Southern Tagalog noong Nobyembre 14 na nasa bahagi ng Barangay Pinya. Sa quarry talaga namin yon. Lahat ng equipment na nandun, sa amin yon. Dagdag pa ng konsehal, bagamat nagsasagawa sila ng quarrying sa Barangay Pinya, hindi sila kailanman gumamit ng blasting. Bulldozer, backhoe, loader, yun lang ang ginagamit sa quarry namin. Inamin ng Monteville na nagsasagawa sila ng blasting, pero nanindigan silang hindi ito ang sanhi kung bakit nagkakabitak-bitak ang lupa sa Barangay Pinya. May lisensya rin ang kanilang mga tauhan at aprobado rin ng Firearms and Explosives Division ng Camp Krame ang mga ginagamit nila pampasabog. Hanggang March 11, 2015 pa ang aming license to possess explosives at yan naman kasama naman yan for blasting purposes. Yung aming naman blaster, as I have said, is duly licensed din. Pero nitong November 11, tumigil na sa operasyon ng Monteville matapos silang isyuhan ng notice of closure ng lokal na pamahalaan. Hinto rin ang quarry activity ni Ancheta. Simula nung pinatigil ni ng ating punong bayan, yung quarry ng Monteville, kasi isa lang yung dinadaanan namin eh. Wala kasing right of way kung bakit hindi kami nakapag-operate ngayon. So tigil din kami. Umaasa ang Monteville na maaprobahan pa rin ang kanilang aplikasyon para makabalik na sa trabaho ang kanilang mga tauhan. Nag-roll back ang presyo ng diesel at kerosene ang mga malalaking gas company ngayong araw. 50 centimos kada litro ang ibinaba sa presyo ng diesel ng Pilipina Shell, Caltex, Petron Corporation at Sea Oil, habang 75 centavos kada litro sa kerosene. 50 centimos kada litro ang ibinaba sa presyo ng diesel ng Phoenix Petroleum at PTT Philippines. Good news para sa mga gustong magpakabit ng solar panel sa kanilang mga bahay. Pwede na ngayong utangin ito sa Pag-ibig Fund. Nagpapatrol, Ernie Manyo. Naengganyo magpakabit ng solar panel sa kanilang bahay si Tricia. Bukod sa nakakatipid sa electric bill, malaki rin ang may tutulong nito sa kalikasan. Isinusulong ng pamahalaan ng renewable and clean energy. Gaya ng solar energy na bukod sa makakatipid sa kuryente, ay hindi ito nakakasama sa kalikasan. Pero kakailanganin mamuhunan ng 20 hanggang 50 milyong piso o higit pa, depende sa disenyo at kapasidad ng home solar power system. Dahil dito, pwede nang umutang sa Pag-ibig Fund sa pamamagitan ng home improvement loan ang mga gustong magpakabit ng solar power system sa kani-kanilang bahay. Pwede nang umutang ng maximum amount na 6 million pesos. Pwedeng bayaran ito hanggang 25 years, depende sa kakayanang magbayad ng miyembro. Bilang pagsuporta sa adhikayin ng ating pamahalaan na suportahan ang green renewable energies. Para sa mga interesado, mag-log on sa Pag-ibig Fund website o tumawag sa kanilang hotline. Ernie Manyo, ABS-CBN News. Nagiging mabenta na ang itinuturing na Christmas plant na poinsettia habang papalapit ang Pasko. Pwede na rin daw itong ipangregalo ngayong Christmas season. Narito ang report. Bukod sa mga parol at Christmas tree, bida rin ang namumulang mga dahon ng halamang poinsettia tuwing Pasko. Sa kalsadang ito sa Tagaytay City, naghilera ang mga itinuturing na Christmas plant. Pinakamura ang native poinsettia na mabibili ng 200 pesos. Mas maliit ang mga dahon nito kumpara sa hybrid poinsettia mula Baguio City sa halagang 250 hanggang 300 pesos. Nagiging mabenta na raw ito habang papalapit ang Pasko. Poinsettia talaga. Yan yung season talaga ngayon eh. Yan yung talagang hinahanap ng tao. Bakit kaya yun? Kasi yun yung ginagamit usually sa bahay, decorative yan. Click din daw na panregalo ang halamang ito. May mga taga-Maynila pangaraw na umu-order sa kanila. Kasi yung poinsettias ngayon, usually talagang ginagamit nila for wedding giveaways. Yan, pwedeng pangregalo sa Christmas. Yun yung talagang target ng iba ngayon. Buwan ng Oktubre, nagsisimulang mamula ang mga dahon nitong tumatagal ng 4 hanggang 5 buwan. Pagdating ng summer season, muling nanunumbalik ang berde nitong dahon. Tulad ng ibang halaman, wastong pag-aalaga ang kailangan dito para magtagal ang buhay nito. Kanya-kanya ng gimmick ang mga Batanggenyo para makatipid ngayong Pasko. Alamin ang kanilang mga gimmick sa pagpapatrol ni Ernie Manyo.
Bagamat dapat merry ang Christmas, hindi maiwasang ma-stress dahil sa gastusin ngayong holiday seasons. Kaya naman sa inilabas na article ng website na bankrate.com na 14 ways to save during the holidays, itinuro ang mga epektibong paraan para maging hassle-free ang inyong Christmas. Una, kailangan alam kung hanggang magkano lang ang kayang gastusin. Mahalaga ito dahil may babudget ng mabuti ang pera. Gumawa ng listahan ng mga bibigyan ng regalo at kung anong regalo ang naiisip na ibigay sa kanila. Kung hindi sapat ang budget, maaaring palitan ng item na ibibigay o mag-alis ng ilang pangalan sa listahan. Magbayad ng cash. Kung hindi kaya ang cash at gagamit ng credit card, piliin ang may pinakamababang interest. Magbigay ng mahaba-habang panahon para sa sarili. Habang malayo pa kasi ang Pasko, mas mura ang mga bilihin at mas mahal naman habang papalapit ito. Sa halip na mamili sa mga mall, bakit hindi mag-bake ng mga cookies o cake para sa mga kaibigan? Ika nga, it's the thought that counts. Magpadala ng e-card. Libre ito at mas thoughtful dahil sa mensaheng ilalagay dito. Kung magbibigay ng laruan sa mga inaanak, mag-set ng budget at papili ng bata sa mga item na nakapaloob lamang sa inilaang budget. Ang mga kapamilya natin may kani-kanya ring diskarte para makatipid. May mga 15 pa daw kaya hindi kami nakakapamilya. Sa pagkain, sa mga inaano ko, yung minsan damit. Tapos sa mga anak ko naman, yung before together na nag-Christmas party sila, maagap ko silang ipinamimili. Pag ano, yung sale, sa sale ako namimili. Ayun naman eh, sa mga inaanak, yung 2020 talagang hinihiwalay na yon para sa kanila. Sa mga inaano ko po, pagka po may pera na ako, nag-uutay na po ako mamili ng maliliit na bagay na binabalot sa regalo. Pero pinakamahalagang tip, dapat tandaan na hindi sa garbo ng handaan o mahal ng regalo makikita ang diwa ng Kapaskuhan, kundi sa pag-aalala na ito'y kapanganakan ng ating poong may kapal. Ernie Manio, ABS-CBN News. Inuuna namin yung mga pagsariling gagamitin namin, tapos yung matitira, yun na lang bibili namin ng pagkakainin. Utay-utay po. Hindi bigla, dahil pag may pera, bibili pa isa-isa. Sa mga inaano ko po, pagka po may pera na ako, nag-uutay na po ako mamili ng maliliit na bagay na binabalot sa regalo. Tapos pag dumadating po sila sa Pasko, binibigay ko po sa kanila. Susunod! 19 anyos na binata, patay matapos ma-hit and run! At iba't ibang luto ng dulong patok para sa Noche Buena. Lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng TV Patrol, Southern Tagalog. Patay ang 19 anyos na lalaki matapos itong masagasaan. Nananawagan naman ng hustisya ang pamilya ng biktima. Nagpapatrol, Aya Parole. Parang napilaya ng pamilya Lalog matapos maaksidente ang panganay na anak Biyernes ng gabi. Nabangga ang 19 anyos na si Michael habang tumatawid ng kalsada sa Barangay Tambo sa Lipa City. Ang masaklap, tinakasan siya ng nakabangga. Kwento ng ina ni Michael, lumabas ang anak dahil may bibilhin sa tindahan. Nalaman na lang nila na naaksidente na ang anak. Kagad silang nagtungo sa ospital na pinagdalhan kay Michael. Bali nung susugod namin siya sa ospital, nabangga kami din ng van. Yung bali nagdalawang aksidente sa isang gabi lang. Van, yun. Yung asawa ko, natusok yung binti niya ng bakal tapos bali yung kamay niya, yung braso niya. Bagamat dinala sa ospital si Michael, pero binawian din ito ng buhay kinabukasan. Sana makonsensya na siya na mismo lumapit kaysa na hanapin pa namin ng hanapin. Kasi
siguro darating din yung panahon na kakarmahin talaga siya ng sobra. At ng kwento niya sa akin, sobrang dami nagmamahal sa kanya. Kaya siya minahal. Kaya mahal na mahal ko yung taong yun. Alam niya na mahal ko siya. Na kahit sabihin ko na pumayag ako na iwanan niya kami, alam niya mahal na mahal ko siya. Yung gumawa sa amin, sa anak ko, sana makonsensya naman sila. Hinihilang lang namin na makipag-coordinate man lang sila sa amin. Makonsensya sila. Umaasa ang pamilya na haharapin sila ng may sala. Aya Parole, ABS-CBN News. Mga kapamilya, isang ama po ang malugod na kumakatok sa inyong mga puso. Hindi na kasi siya makalakad at makabangon matapos ang isang aksidente. Lingkod kapamilya, hatid, Isas Cahoves. Kahit isang taon ang lumipas, sariwa pa rin sa 51 anyos na si Mang Renato ang sinapit na aksidente na naging sanhi ng kanyang pagkalumpo. Nobyembre 4 ng nakaraang taon, pauwi siya sa kanilang bahay sa Barangay Mayaw Crossing sa Lucena City nang bigla siyang matumba matapos dumilim ang kanyang paningin. Pagising niya, nasa ospital na siya, bali na ang buto sa kanyang kaliwang binti. Nawalan din ang pakiramdam ang kanyang mga kamay at paa. Eh, talagang masakit po dahil dapat nga po akong naghaharap buhay dahil ako po lalaki. Dahil sapul po ako po ayaw ko ng tamad-tamad po. Talagang ako po yan po. Kung hanggat kaya ng katawan ko talagang ako yung nagtatrabaho. Eh, kaso nga lang po talagang itong nangyari sa akin hindi ko malaman kung anong gagawin ko. Kaya nga lumayas ang asawa ko para makapaghanap buhay. Masakit para sa anak na makita ang kalagayan ng ama. Mahirap po kasi noon. Talagang nung malakas pa siya, lahat po nung gusto namin na ibibigay niya, pag papasok kami, bigay lahat. Tapos ngayon po nung nakaratay na siya dyan, wala po siyang magawa, nandun lang, naiinip lang sa kwarto. Hindi naman po namin maipagamot kasi kulang din po sa kapital. Yung dalawa ko po, bihira na rin pumasok. Kakain po kami dalawang bisis ang araw o kay isang bisis, ganun. Kagaya ngayon, wala kaming pagkain. Kagahapon pa hindi ako nakain, dalawang araw na. Hindi na rin sila nakakakain ng tatlong beses sa isang araw. Kakaunti lang kasi ang kinikita ng kanyang anak na pilit pinagkakasya para sa mga bayarin. Tulungan lang po nila akong mapagamot kaya ano, para matulungan ko naman po ang pamilya ko. Tulungan, kahit po tulungan lang po mapagamot yung tatay ko. Para po yung kung sakaling lumakas na po siya, masaya po kami sa Pasko. Ganun. Tsaka po para bumalik na rin po yung nanay ko. Sa mga nais tumulong, maaaring tumawag sa numerong 0998-401-0460. Ses Cahoves, ABS-CBN News, Lucena City. Ilang linggo na lamang bago magpasko, ang kasama nating si Val Balita may inihandang recipe na abot kaya. Pero masarap at tsak na mabubusog ang pamilya. Narito ang kanyang report. Kung kakaibang Noche Buena ang pinaplano nyo, bakit hindi nyo isama sa menu ang iba't ibang luto sa dulong? Gaya na lamang ng dulong pati. Easy-easy ang paghahanda nito. Sa kalahating kilong dulong, kailangan ng isang tasang arina, sibuyas, dalawang itlog at paminta. Pagkahanda ng mga sangkap, paghaluin ng dulong at arina. Ilagay ang tinadtad na sibuyas, haluin ng matagal. Hanggang sa madurog siya para mas masarap at mas malasa. Ilagay ang itlog at timplahan ng paminta. Ready nang lutuin ang dulong pati. Kapag mainit na ang mantika, pwede nang ilagay ang dulong paste. Halos pareho na, kaya natawag natin medyo pati kasi pe, lalagyan mo ng style. Bibilugin mo siya ng ayos para mas magandang tingnan. Pero halos pareho na rin eh. Oo, kasi yung turta naman tsaka ito, isa naman yung timplan yun eh, no? Siguraduhin mahinang-mahina lamang ang apoy. Kapag malakas kasi ang apoy, may posibilidad na maluto ang labas pero hilaw ang loob. Kapag nag-golden brown na ang pati, ibig sabihin, luto na ito. At ano pa nga ba ang masarap na katuwang ng pati kundi tinapay? Para mas healthy, mas mainam samahan ng mga gulay, gaya ng lettuce, white onion at pipino. Sarap, panaluto. Aya, okay. Panaluto, Ben. Sarap. Sa recipe ng kalahating kilo ng dulong, makakagawa ng hanggang 12 malalaki at makakapal na patis.
Maaari ring subukan ng iba pang mura pero masarap na putahe ng dulong gaya ng pinais, kinilaw at sweet and sour dulong balls. Val Balita, ABS-CBN News. Eh, pag may maibigay, di magbibigay. Pag wala, di wala. Ganun lang. Mimili na agad ng maaga, tapos inililista yung mga kailangan. Wala, hindi na, wala nang binibili. Basta yung normal na buhay na lang, pagkain lang. Yung sapat sa pamilya, tama na yun. Susunod! Parulan Festival sa Bawan, Batangas, Umarangkada. Tutukan yan sa pagbabalik ng TV Patrol, Southern Tagalog. Tampok ngayon ang mas kakaibang materyales sa paggawa ng parol sa taon ng pagdiriwang ng Parolan Festival sa isang paaralan sa Bawan, Batangas. Tunghayan ang mga ito sa pagpapatrol ni Aya Parole. Unang araw ng Disyembre ang hudyat ng pagbubukas ng Parolan Festival sa Bawan Colleges Incorporated sa Bawan, Batangas, kung saan pinipili ang pinakamagandang parol. Mas kakaibang materyales, mas malaki ang tsansang mapansin. Ngayong taon, 16 na section mula grade 7 hanggang grade 10 ang naglaban-laban sa pagandahan ng obra. Ganito lang ang itsura ng framework ng parolo kung tawagin nila ay baskagan. Pero pagkatapos ng mahigit isang buwan, aba, kung ano-ano ng magagarang parol ang nagawa ng mga estudyante ng Bawan Colleges Incorporated. Merong gawa sa gugo, palay, balangkas ng dahon, munggo at iba't ibang mga buto. Favorite naman ng mga bata ang parol na ito na gawa sa kaliskis ng isda. Yung pong orange. Bakit? Dahil favorite color ko po yun. Maganda po lahat. Meron din gawa sa pasta at balat ng dalanghita at sotang hon noodles. Ginagawa namin sa loob na ng 36 na taon. Simula school year 1978 hanggang 1978. First year of teaching ko dito, nagiging rampant na yung mga fraternities at saka yung mga drugs. So para ma-divert ang attention ng mga estudyante sa pagsali doon, ang ginawa, lunch kami nitong parulan para yung kanilang attention ay maging busy sila dito sa paggagawa ng parol. Ilang sandali pa, tinawag na ang mga nanalo. Sa tradisyong ito ng paaralan, ang unang matawag ang pinakahuli sa ranggo. Sa huli, tinanghal na panalo ang parol na yari sa balat ng dalanghita at sotang hon noodles na gawa ng mga grade 9. First time po maging first place. Kasi first time kong maging first place, ito po ay iyak ng katuwaan. Minsan ang na-display sa Smithsonian Museum sa Washington, D.C. sa Amerika ang mga parol at regular din na display ang mga ito sa Cultural Center of the Philippines. Bukas ang paaralan para sa lahat ng gustong makakita ng mga parol. Aya Parole, ABS-CBN News. At yan ang TV Patrol Southern Tagalog. Maraming salamat at magandang gabi. Kapamilya, may na-miss ba kayong episode ng TV Patrol Southern Tagalog? Pwede nyo na itong balikan at mag-log on lang sa iwantv.com.ph.